sa iba pang balita, kasunod po ng pagpapatagal o tanggal ni Pangulong Bongbong Marcos sa price cap sa bigas, eh magkano na ba ang presyo ng bigas sa mga pamilihin o pamilihan? Unahin na natin kumustahin ang presyo sa probinsya sa balita live ni Joanne Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Joanne? Alam mo, Connie Raffy, sa pag-iikot nga natin dito sa Calasieu Public Market, mabibilang na lamang itong mga rice retailers na nagbebenta nga ng 41 pesos per kilo ng bigas o itong regular milled rice. Kasabay nga ito ng pag-lift ng price ceiling o price cap sa presyo ng bigas. Karamihan sa mga tendera dito sa palengke ng bigas ay nasa 45 pesos per kilo na itong pinakamurang presyo na ibinibenta nila sa palengke. Ito yung well-milled rice. Ayon kasi sa kanila, kaunti pa lamang itong ang supply ng regular milled rice nga na ibinabagsak dito sa palengkes. Bagamat sa ngayon nga, Connie Raffy, ay panahon na ng anihan, ayon naman sa kanila kung meron daw talagang regular milled rice na supply, hindi naman maganda itong kalidad, durog-durog, o di kaya brown itong nga kulay. Kaya naman pinipili na lamang nila itong mga 45 pesos per kilo na presyo ng bigas na pinakamurang ang ibinibenta dito sa palengke. Sakali man umano, Connie at Raffy nga, na dumating na itong supply ng bigas, mas marami itong supply ng bigas na magmumula nga sa Karatig Region, particular na sa Central Luzon, particular sa Nueva Ecija at Cagayan Valley Region, asahan naman daw na posibleng bumaba pa itong presyo ng bigas mula nga sa 45 pesos per kilo na pinakamura. Pero depende pa rin nga, Raffy at Connie, itong presyohan ng bigas dito sa palengke, of course, sa presyo ng palay at the same time sa presyo ng langis na pangunahing ginagamit sa transportasyon sa pagbabagsak nga ng mga bigas sa iba't ibang probinsya. Raffy, Connie. Joanne, parang walang mamimili sa likudan mo, ah. Parang matumal ba ang benta? Anong sabi ng mga tindero-tindera natin ng bigas dyan? Sorry, Connie. Yes, pwede pa kayo ulit ng tanong. Medyo maingay dito sa ating background. Oo. Napansin lang natin na wala masyadong mamimili ano, dito sa iyong likuran. Ganyan ba yung scenario talaga? Matumal ba ang bentahan? Sabi ng mga tindero-tindera ng bigas? Yes, Connie, actually, simula pa nga nung ipatupad nga itong price ceiling, kahit binabaan na raw itong presyo ng bigas sa palengke, nako, matumal raw talaga itong bentahan ng mga tendera. Kung maari nga daw, sana mas babaan pa itong presyo nang sa ganun nga ay mas marami itong mamimili. Sabi nga ng mga retailers, Connie, kahit binabaan itong presyo, kung wala naman talaga o kaunti naman itong demand, lalong-lalo na itong mga mamimili, ay hindi naman talaga kikita itong mga rice retailers. Connie? Alright, maraming salamat, Joanne Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito naman, price check ulit tayo sa bigas. Dito naman ho yan sa Metro Manila. Matapos tanggalin, ito pong price cap. May balita live si Dano Tingkungko. Dano! Connie Raffy, bumili na ba kayo ng bigas kanina? Kasi kung bibili kayo ng bigas ngayong araw, eh siguro yung iba iniisip na sobrang mahal na kasi wala na nga yung price cap. Mali. Kasi dito sa Commonwealth Market, eh meron ka pang mabibili na 41 at 45 pesos na kada kilo ng bigas ngayon. Yung mga medyo mahal, medyo mas fancy na halos naglagpas 60 pesos noon, eh sabi ng mga nakausap natin nagtitinda, bumaba pa nga ng hanggang 4 na piso. For example, kung titignan mo yung mga paskil ng bigas ngayon, kung pupunta ka, eh meron pa rin mga 50, 52, 55, 56, mga ganyan, iisipin mo, eh nagmahal na. Pero yung mga presyo na yan, mas mura na ng 4 na piso kung ikukumpara sa presyo niyan bago nagpa-price ceiling ang Pangulo. Tapos, yung regular tsaka yung well-milled na bigas na nasa 41 at 45 noon, 41 at 45 pa rin ngayon dito sa Commonwealth Market. Sabi ng mga tindero, malaking bagay daw yung anihan noong Setyembre hanggang ngayong buwan kasi ibig sabihin noon, mas mababa na nilang nakukuha yung kada kaban ngayon kumpara sa panahong wala pang ani, mga July-August yan. May nakausap din kaming tindera na nung umiiral yung price cap, eh nakahanap naman sila ng mabibilhan noon ng bigas na kaya nilang ibenta ng 41 at 45 nang hindi masyadong nagdudugo ang puhunan nila. Ang inaabangan lang nila ngayon, eh kung magtutuloy-tuloy yung ganyang galaw o kung mababangga pa yan na naman ng ibang gastusin sa pagbebenta ng bigas tulad ng middleman at krudo. Malaking bagay po talaga ani.
Ganun lang po talaga. Pag talagang walang ano, tumataas po talaga ang bigas. Eh. Dati, pinaka-lowest price dati rito, 54. Ngayon, mayroon ng 50, may 48 na nga. Ibe. Nung pagkatapos ng price ka, may nakuha kaming mababa. Tapos, ngayon, parang wala na kaming nakukuha dahil tumaas na siya. Tapos, sabi nga kagabi, tanggal na yung price cam. Ang tanong, bababa na kaya ng tuloy-tuloy o tataas ba? Siyempre, yung mga namimiling nakausap ko, eh medyo nabunutan ng tinik. Kasi nga, eh kahit papano, eh nagmura kumpara sa dati yung bigas. Pero hindi lang naman ito ang mahal ngayon. So, the search is on, ika nga, para sa mas mura nilang mabibili. Hindi mas mabuti kung mas mababa na ngayon yung price ng bigas. Kasi siyempre, mas afford na nung mga, di ba? Yung mga mamimili, siyempre. Mm-mm. Kasi siyempre, nakakatulong yun sa iba pang mga bilihin gaya ng mga ano, di ba? Yung mga pang mga pang bili ng Recado na din yun sa mga kung bumaba yung bigas, di ba po? Medyo mura na kasi 56, 55. Bumaba na, hindi ka mukha noon maabot ng 16 nakaraan. Ah, nabuhay ako, mahirap maghanap buhay na may edad na, di ba? Kailangan kaya ko lang yung magaan na bili. Siyempre, hindi lang dito sa Commonwealth Market ganyan yung sitwasyon. Kasi nung chinek ng ating team kanina sa Bloom and Treat Market naman sa Maynila, eh ganun din ang siste. Meron at meron ka pa rin mabibiling 41 at 45 kung yun ang kaya ng budget mo. Pero kung kaya mo ng medyo fancy-fancy, eh nasa 2 hanggang 3 piso na mas mura yung bigas sa kanila ngayon kumpara sa dati. Connie, Raffy. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat niyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.